Gandang buhay! Kumusta po mga lalabs? Nagbabalik po si Liz pero nasa labas po para tutulong mag-cut ng grass at magpala ng lupa na excess po ng pinagtaniman po ng punong kahoy na namatay sa pinalitan ng panibago kaya marami pong kalat at ang mga grass po ay kailangan nang putulin kasi sobrang haba na po kaya nagmumuro po kami sa labas para malinis naman po ang paligid. Ayan, dyan po kami. Gusto ngayon niyo po kung anong ginagawa namin. Alam niyo po, taga Canada po si Elise, talagang Canada. Magpala ka na dyan. Magputol ka na ng damo dyan. Di pa nagsuklay si Elise, pero nagpakita pa rin po ako sa inyo. Sana panoorin niyo po ako at maraming salamat. Hindi ko po inasahan kasi alas 12 na ng tanghali, andyan po ako sa labas, hindi nga nakapagsuklay. Saka bibilis ko rin makatulong at matapos po ang pagpapala ng mga lupa para mailipat po sa tamang lalagyan. Pwede rin pong pagtaniman po ang timba na yan. Kaya gagamitin ko sa pagtatanim ng kamatis. Ipapakita ko next time kung ano rin gamit niyan. Sobrang ingay po yung mower. Pero kailangan pong i-cut po na natin. Ayan po, bale, electric po ang gamit. Wala pong filter bag. Kaya nagkakalat-kalat po yung mga dahon. Ay mga grass na nakat. Kailangan na rin tanggalin. Ito po yung excess na lupa na ginamit sa pagbubungkal at paghuhukay ng lupa bago ilagay yung punong kahoy nung nakaraan. Pero namatay kaya tumigas na po yung lupa, napabayaan po dyan. Kaya kailangan nang tanggalin kasi nakatanim na tayo ng bagong punong kahoy. So, ayan, yan po ang extra excess na lupa kaya pwede natin gamitin po sa pagtatanim. Lalagay po natin sa timba para buhatin. Man ng
Ayan po yung itsura po ng mower natin. Electric po siya. Kinakat niya po, tinatapon, wala pong bag na naiipon sana para walang kalat. Pero may gina rin po para ma-dry po yung grass. Wawalisin na lang. Tapos ma-cut po ang grass. Yan po yung mga naging talahiban na po ang bahay. Dali pong tumubo. Umulan po ng ilang linggo. Kaya yan po ang kinalalabasan. Minsanan na lang po ang pagka-cut. Pagtitrim ng mga damo. Tapos na po yung kapitbahay, nagwawalis na po sa kanilang harapan. Kami na lang po ang hindi tapos. Kailangan na rin pong tapusin bago uulan ulit. Maganda po ang weather, kahit mainit, tinitiis na lang po para matapos na po ang makalat. Ayan po, we enjoying the summer. Kahit mainit, madalang pong uminit, kaya sige lang para matuyo kagad ang mga grass na naputol. Yan po, pinasilip ko po ang aming ginagawa. Salamat sa panonood. Shoutout po sa lahat ng sumusuporta po sa akin. Thank you so much. God bless. Bye-bye.